Corpus Official and welcome to my vlog. And for this content, for this video, is all about cats. So, ayan, so nakikita. So, introducing my cat. Ito po ang pangalan niya ay si Tiger. So, pag-uusapan po natin for this video, for this content, ating tatalakayin ang mga sakit na maaaring makukuha sa pag-aalaga ng isang pusa. So, kung ikaw ay cat lover and ikaw naman ay may balak pang mag-alaga ng pusa, panoorin po ninyo ang video na to. So, ating tatalakayin yan pagkatapos po ng aking maikling intro. So, ito yun. So, for this content, for this video, is all about cat. So, ating tatalakayin o ating pag-uusapan ang mga sakit na maaaring makukuha sa pag-alaga ng isang pusa. So, una na dito is magkakaroon po ng allergy at hika. So, alam natin pag may mga hika ang isang tao o meron silang karamdamang hika, hindi po sila nag-aalaga ng pusa. It's because dahil po doon sa kanilang malahibo ng isang pusa. Kasi ang malahibo ng isang pusa, isang kaskas mo lang siya, ayan o. So, ano, nililiparan agad yung mga balahibo niya. And ito po ay iniiwasan kung kayo po ay may hika, is malalanghap yung maliliit na balahibo at papasok po sa inyong lungs. So, yun pong isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hika o allergy ang isang tao. Another explanation is, minsan yung kanang balahibo is dinidilaan ng isang pusa wala pang 1 minute is nahinahawakan mo na. So, nagkakaroon po kayo ng allergy doon sa inyong mga balat. Minsan din is, yung ihi nila ay minsan napupunta sa kanilang balahibo and nahahawakan nyo. And alam naman natin ang isang ihi, pag ito po ay nagkalagpas na po ng isang 30 minutes to 1 hour, is panis na po ang ihi, is nagkakaroon po siya ng mga bacteria o fungi. Kaya nagkakaroon po kayo ng allergy sa isang balahibo ng isang pusa. Pangalawa na maaaring makukuha na sakit sa pag-aalaga ng isang pusa ay ang pagkakaroon po ng ringworm o buni. So, lalo na yung mga nakakulong na pusa o kahit saang pusa, eh, kahit yung pag-aalaga ng pusa, sila po ay nagdadalang sakit na ringworm o buni sa inyong katawan. So, ano yung explanation dito bakit nagkakaroon ng buni o ringworm ang isang tao dahil lang sa pag-aalaga ng isang pusa? Ito yung explanation. Minsan, sa mga nakakakulong na mga pusa, akala natin dahil nakakulong ang isang pusa, malinis po ang isang pusa. No. Hindi po lahat ng oras na nandun po kayo nakatutok sa isang pusa, marami po tayong ginagawa. And to the point na hindi po natin sila nakikita kung anong oras dumumi, anong oras umihi. And hindi po natin nakakaligtaan na minsan ang isang pusa, dahil sa limited lang ang kanilang area na pag-iikutan, minsan nahihigaan nila, naaapakan, nagugulungan nila. And to the point na tapos ka na sa trabaho mo and alam natin na ang isang pusa is stress reliever. So, kinakandong mo siya na hindi mo alam na gumulong na pala sila dun sa kanilang dumi and dumadampi dun sa inyong balat. Alam natin na ang mga dumi ng hayop o tao is marami po bacteria and fungi. And doon po ay dumidikit sa inyong balat at nagkakaroon po kayo ng ringworm. Ano po ba itong ringworm na to? Itong ringworm na to, ito'y dilog, kaya nga tinatawag na ring eh. And namamaga, nagpapantan, namumula. And yun po ay tinatawag na ringworm o buni. So, pumunta na po tayo sa pangatlo na sakit na maaaring makukuha sa pag-aalaga ng isang pusa ay yung pagkakaroon po ng bulati. So, bakit kaya nagkakaroon ng isang bulati? Ang pagkakaroon po ng bulati dahil minsan sa paglilinis po ng dumi ng isang pusa na hindi maiwasan na nadampian, hindi mo nakita, or
yung paghahawak ng isang pusa na kung saan wala, dun siya gumulong sa isang dumi ng isang hayop o sa isang pusa at nahawakan mo, at alam natin na ang dumi ng isang pusa, nandun po nagagaling ang mga itlog ng isang bulate. And kung kayo po ay kumakain na hindi naghuhugas ng kamay, ay naisasama o naipasok sa inyong katawan sa pamamagitan ng paghawak ng inyong pagkain at pagsubo at pumasok sa inyong katawan. Kaya ang mga itlog na yun ng bulati ay napipisa sa loob ng inyong katawan, which is nagkakaroon po kayo ng pananakit ng tiyan. Pinakamalala po niyan is pag dumami na po at hindi na po sa bulate, ay nagpupunta ito sa iba't ibang organ natin. Minsan kung nakikita niyo sa mga hospital is lumalabas na sa tainga, sa ilong, sa mata. Yun yung worst scenario na nangyari dahil lang sa pag-aalaga ng isang pusa. So dapat po lagi po nating tandaan bago po tayo kumain ay maghugas po ng ating mga kamay bago kumain para po hindi makapasok ang mga itlog sa ating katawan at para maiwasan na magkakaroon po ng bulati sa ating katawan. At ang panghuli and last na maaaring makukuha ng sakit sa pag-aalaga ng isang pusa ay yung tinatawag na rabies virus. So ang rabies virus po ay kabilang po ang pusa dito, dahil ang isang pusa, alam natin, explanation dito, na ang rabies virus ay nagmumula po sa mga warm-blooded animals with fur. The fact, ang pusa ay isa sa mga warm-blooded animals with fur. So sila po ay carrier ng rabies. So ang rabies virus ay madali pong puksaing, madali pong i-control dahil meron pong bakuna. Ang importante lang dito, pag kayo po ay nakalmot o nakugat ng isang pusa, ay dapat magpapabakuna agad-agad. So sabi nga nila, ang rabies vaccine is not an emergency, but it needs an urgency. So meron po itong karuntong na video na to. So ang video na to, ang susunod na tatalakayin natin is paano maiiwasan ang mga sakit na maaaring makukuha sa pag-aalaga ng isang pusa. So yun po ang tatalakayin natin for the next vlog. So yun lang. So sana meron kayo natutunan for this content na pinag-uusapan, tinatalakay natin ang mga sakit na maaaring makukuha sa pag-aalaga ng isang pusa. So once again, this is Ronald Corpus Official na nagsasabing, kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so pakisubscribe ng aking YouTube channel. And kung nagustuhan mo itong content na to, so simple lang. So pakilike kagaya nito. So I love this cat. So pakilike and don't hesitate to leave a comment, any suggestion, opinion for the next vlog or any additional information about this content ng mga sakit na maaaring makukuha sa pag-aalaga ng isang pusa. Don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante sa lahat guys is huwag niyong kalimutan i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So once again, this is Ronald Corpus Official. From the bottom of my heart, nagpapasalamat po ako ng buong buo sa inyo sa suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.